humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na ito pa niya, kaya nilalagyan ng magnegosyo sa bakuran. May seeds yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo Sol, at Doc Sosie De Leon. Agree ako dyan. Magandang araw, ako po si Amy Puyko. At ito ang Agree Ako Dyan. Ngayon, araw, kasama natin ang ating talumpasang veterinaryo, si Doc Sosie De Leon. Hi, Doc! Hi sa mga viewers natin. At ako, mainit naman ngayon. May mga bagay-bagay na mga livestock na mahina production, yung iba nangangamatay, yan, ganyan ba? Oo nga. So, makwento ko lang kayo. Kasi last time, naalala ko, ikaw nag-aalaga ka ng Rhode Island. Ngayon, yung pinsan ko, nag-aalaga din siya ng Rhode Island. Estudyante po siya ngayon sa Lasal. Ngayon, Doc, meron siya nasabi sa akin na ate, hindi ako sigurado kung puro yung Rhode Island. Meron ka bang tips? Paano ba malalaman kung puro ang ating mga Rhode Island? Alam mo, Amy, sa genetic kasi, hindi mo talaga sure yan eh. Although, para makakuha ka ng mga magagandang materials o linyada na tinatawag, kinakailang bumili ka sa reliable source na nabalita mo Facebook na nag-import siya. Hindi lahat ng mga mahal na materials ay sure ka. Dapat magtanong ko lang ka. Kaya marami sa atin ang napapariwara na nagsisimula pa lang at tumitigil dahil nauna yung pagbili kesa sa pag-research. Kaya Amy, nandito nga tayo. True and sila eh. Anyway, balik ako, no? Rhode Island na red, kinakailangan ang shank niya, yung tayo niyang paa, ay more or less dilaw. Dilaw ang paa. At saka ngayon, ang dami kasi. Nag-away-away yan. May tinatawag na Rhode Island na for production, Rhode Island na pan-show. Marami. Ang sa akin kasi, more on production, no? Yes, pang-meat. Minsan pa naman yan eh. Alam mo ba ang Rhode Island Red ay nanggaling sa Rhode Island, USA? Oh, yes, doon nakuha yung pangalan niya. Yes, Rhode Island nanggaling siya. Halimbawa na, kung nasa kwan yan eh, yung Rhode Island is more or less on nasa eastern part of USA yan. Malapit siya, Delaware, hanggang sa makarating ka doon sa Rhode Island. Diyan nagsimula yan. Pinaghalo-halo niya ang may genetic lineup siya hanggang sa maging Rhode Island siya. Alam mo, lahat naman ng mga free range, ganyan eh. Ginawa niya ay parang dual. Ang Rhode Island at saka yung mga ibang, let's say, yung mga tinatawag ng Black Astrolorp at saka yung mga Papito, no? Ginawa yan, pinerfect nila yan na yes, dual. Anong sabihin ng dual? Nangingitlog? Yung lalaki pwede nating karnihin. Oh, ganyan. Meron pang meat type, meron pang layer. Kaya nga maganda kung magkakaroon tayo ng maraming ganitong klase ng manok dito. Kasi yung iba sa atin, di ba, meron strictly for layer lang. Tapos pag niluto mo, iba na yung lasa, masyado matigas. Ipe-pressure na kaya ito, maganda na magkaroon tayo ng Rhode Island Red para lahat ng klase, pwedeng pang meat, pwedeng pang egg production. Pero Doc, maiba lang ako ng topic. Maraming salamat sa iyong tips, no, para dito sa ating Rhode Island Red. Pero itong pag-uusapan kasi nga natin ngayon ay tungkol sa mga bibe. Kasama pa rin to sa series natin ng ducks, ha? So last time pinag-usapan natin mallard, pinag-usapan natin yung pecking. This time pag-uusapan natin Muscovy ducks. Pero Doc, sa Muscovy, mga nakausap natin, parang merong lagi silang nababanggit sa atin na hindi po sakitin ang mga ducks. At dahil nga nung nagkaroon ng bird flu, hindi rin daw tinamaan itong mga bibe. May anong explanation doon? Amy, ako ay bilang veterinaryo. Sa tingin ko lang ha, kanya-kanya kasi. Pag under bird siya,
posibleng tamaan tayo ng avian influenza, no, yung AI na tinatawag. Yung incidence ng AI noon sa noon ay nanggaling din sa mga itik, no? Mahirap sabihin, maaaring ngayon hindi tinatamaan dahil well kept nasa isang lugar, hindi pinapasture. Uh-huh. Pero nagandahan lang sa mga bibe, sa mga itik, sturdy sila. Sa tagal lang panahon na sila ay nakaganyan lang, naka free range, nasanay na yung mga anak nila. Parang ganoon ba? 'Di ba kasabihan sa atin, Amy, yung mga kaibigan nating mga Caucasian, 'di ba, sa Amerika. Meron din namang mga Black Americans. Mauusi sila, athletic sila ng mga Black Americans kasi nasanay sila ang mga ninuno nila, 'di ba? Oo. Oh. Yeah, Amy, ako sa tingin ko, may relation din yung yung sinasabi nga nila na walang gaanong importation ng mga ducks at saka regulated. Hindi yung dagsa ng dagsa na nangyari katulad sa baboy. No? Oh, yung pasok ng karne. Oh, ito regulated eh. Kaya bihira ang banyagang sakit ng mga bibe o ng mga itik o ng mga peking duck kahit tayo ay hindi nag-origin ng peking duck dito ay bihira sila din super regulated ng mga stakeholders of government. Yes. Kung napatagal, sino ba yung ating guest ngayon? Opo, Doc. So, si Mamay ay papakilala ko sa iyo. Siya po ay nanggaling pa sa Arayat, Pampanga. Abangan niyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, mga kasama po natin ay galing ng Arayat, Pampanga. Siya po ay 2 taon na nag-aalaga at certified Muscovy breeder siya po, Sir Ronald Galang. Hello, sir! Good morning po! Good morning po, sir! Kamusta po? Okay naman po, ma'am. At maraming salamat po na na-invite niyo akong masali dito sa programa ninyo. Karangalan lang po. Thank you, din po. Doc Sossi! Yeah, Ronald, Amy, impusahan ko na, Muscovy duck. Ilan ba ang klaseng duck? Ronald, may tanong ko sa'yo. May peking duck. So far, sir, yung itik, yung peking, yung mollard, tapos Muscovy. So far po, yun lang ang alam ko sa ngayon. Okay. Okay, ang topic natin ngayon, Amy, sa Muscovy ba? Muscovy? Yes po, Muscovy po. Ngayon po, sa Muscovy duck, parang napansin ko kasi sa Ronald, may malaking pagkakaiba ang Muscovy sa Mollard. Kasi po, noong nakaraan, ang interview namin ay Mollard sa Peking duck. Pwede nyo bang i-describe sa amin ang mga karakteristik po ng Muscovy duck? Ang Muscovy duck po, ma'am, tahimik sila. Tahimik? Unlike yung Peking, maingay po yan. Then yung Mollard, nag-iingay din po yan minsan. Ang Muscovy duck po, tahimik po sila. As in, madali po silang paramihin, madali silang alagaan, tapos na yung mabilis po silang lumaki. Yun lang po ang masasabi ko. Ano po ang itsura ng Muscovy, sir? Ang Muscovy po, ma'am, may nag-a-appear din po yan sa iba't ibang kulay. Pero usually po, ang karamihan yan is white talaga. Sa ngayon po, may lumalabas po silang chocolate brown, may lumalabas na black, may lumalabas po na gray, at sa ngayon po, ang latest na alam ko dyan, may lumalabas na blue. Color blue! Yes, meron na po ako niyan. May color blue na. Yes. Tanong ko muna, Amy, tanong ko sa kanya. Yung peking duck yun eh. Apo. Yung itik, ano naman yung itik? Ano sa English ng itik? At saka ano yung mallard sa Tagalog? Yung Muscovy, ano sa Tagalog? Ang alam ko sa Muscovy, bibi eh. Di po ba? Tapos yung itik, talaga. Okay. Opo. Okay. So, yung topic natin is bibi. Opo, bibi. Sa bibi po tayo. Ikaw ay kilala na sa bibi dahil ikaw ay nagpo-produce ng baby ng bibi? Opo.
Paano yung negosyo mo yan? Turuan mo nga kami dahil ako interesado dyan. Paano nga ang ginagawa mo? Totally po, Doc. I-share ko sa inyo yung experience ko dito. Ano? Kasi nagsimula po ako dyan. Ang idea po niyan, Doc, is nakuha ko sa Taiwan. Kasi 12 years po akong OFW sa Taiwan. Then may kaibigan po ako doon na nag-breed ng bibe. Within the period of 7 years, multi-millionaire siya nang dahil sa bibe. Dahil sa bibe? Apo. Ngayon, dahil natapos po yung term ko sa 12 years sa Taiwan, so uuwi na ako dito, wala nang balik kasi ang Taiwan po is up to 12 years lang, no extension. Then, umuwi ako rito, totally po, nakatira kami sa Caloocan. Then, sabi ko sa pamilya ko, uwi kami rito dahil balak ko nga pong magbibe. So, ang first step, although alam ko ang bibe, pero hindi ko po alam kung ano yung weaknesses nila, kung ano yung strength nila, at kung paano sila alagaan. Kasi, at the first time, baga sa ano, inosente pa tayo noon. So, nag-start po ako, bumili ako ng isang inahin na may kargang nagdang 2 sisiw at saka isang barako. So, yun lang po, doon ako nag-start. Naglagay ako ng date kung kailan sila napisa. Then, yung time period, kung hanggang kailan nila maaabot yung good size nanda. Para i-market. Di po ba? So, nung mapalaki ko po yun, so may idea na ako. Kasi totally po maganda ang bibi. Kasi ang bibi, ma'am, halos walang sakit. Hindi na pe-testing. Oo, yun na ang sabi nila. Oo. Kung maipisa mo yung 30 pieces, ma'am, mapapalaki mo yung 30 pieces. Basta wag mo lang silang pabayaan. Mm-mm. Ngayon po, nung medyo nagka-idea na ako paano sila i-raise, nag-produce ako ng mga bagong breeder. Nag-add ako ng 5. Continuous po yun. Hanggang sa umabot ng 20 yung inahin ko, then 4 na bara ako. Ngayon, siyempre po, ma'am, nung makapag-breed na ako sa 20 breeder ko, marami na po kaagad yun. Kasi ang lowest na papisa ko po sa isang inahin is 10. May nagpipisa po ako ng 30 plus na sisil. Wow! Sa isang inahin. So, marami po masasabing ayaw maniwala. Pero to tell you the truth, basta alagaan mo lang po yung bibi mo, ma'am. Up to 38 na itlog, bibigyan ka niya. So, nung time po na yun, siyempre, ang focus ko lang po is pag-aalaga lang, di ba? Nakapag-produce po ako rito ng mga sisiw na kulang 500. So, ni-raise ko po yon hanggang sa paubutin ko sila dun sa 2.5 months to dispose as a meat purpose. Di ba? At that time, ma'am, ang pinroblema ko, nag-alaga ako na marami, hindi ko naman alam pala kung saan ang market ng bibi. Yun ang problema. Oo, kasi focus ko po nun, mag-breed ng mag-breed, mag-breed ng mag-breed. Kaya lang po, nung time na nandispose nila, saan ko pala sila ibebenta? Di po ba? So, ang experience ko, ma'am, niya, ma'am, pagod. Mahirap, pero pinasok ko po lahat. Hanggang sa, siyempre, pag hindi mo po na-dispatcha yung 500, ma'am, everyday nakakain sila, less na yon sa income. Di po ba? Kasi lakas kumain yan, ma'am, kututusin, alam niyo yan. Lakas kumain ng bibe. Pag umabot po sila doon sa time period na i-dispose mo, within a week, kailangan may i-dispose mo. Kasi over a week na everyday na kinakain nila, less na po yun sa income mo. Kasi hindi mo naman po sila may ipaprice add ng add. Hindi po pwede yun. Mm-hmm. Ngayon, ang ginawa ko po para may i-dispose yun, ma'am, to tell you the truth, nagtinda ako sa highway. Oh. Sa mga highway, ma'am, everyday magdadala ako 30 pieces, mabebenta ko yun. Highway dito sa Pampanga. Yes, ma'am. Kahit saan. Naikot ko ang Pampanga. Dito ako Lunes. Doon ako Martes. Doon ako Miyerkules. Within 2 weeks, ma'am, 500 plus na dispose ko. Wow. True. Matyaga ka. Opo, sir. Ay, kung gusto po may napangarap po tayo at may hinahangad tayo, kailangan mong magsakratisyo. Diba ba? Tama. Yung bibi na yun, sir, hindi lang pure bibi yun. Nagbibreed ako ng native ng mga manok. Mat sila. Okay. Pag nagbiyaya ko noon, kasama bibi, kasama manok. Within 2 weeks, naubos kayo. Within a week, 10 days, ganun. Naubos ko yung 500 na bibi, pero native na manok.
Then the next kasi yung hybrid ko yun, sir, is first batch, 500. Expect mo yung second batch, ganyan din ang bilang. Kasi same lang ang number ng breeder ko. Nung palaki na po yung second batch, dyan na po ako niyan kumilos para maghanap ng pagbabagsakan ko. Maniwala po kayo sa hindi sa akin, sir. Lahat ng resto dito sa Pampanga, pinasok ko, inaalok ko yung mga bibi ko. Ang tiyaga mo talaga. Ang tiyaga mo, bilib ito. Pinapasok ko po yung mga resto, may dala akong bibi. Ganito po ang... Oh, sir! May sample agad. May dala akong bibi. Sir, buhay yung buhay. Bibi na dala mo. Buhay, ma'am. Oh! Kasi ipapakita ko, ganito po ang edad nito, ganito ang timbang niya, ganito ang itsura niya, ganito po ang price na may alok sa inyo kung gusto niyo. Magkano naman yung alok po sa kanila? Ronald, magkano ang takalakaran ng bibi ba nung nag-aalok ka? Sir, depende sa area. Ay, may mga presyo. Opo, depende sa area, sir. Dito sa probinsya, sir, medyo mababa. Nakakuha po ako rito. Ayaw niya lumaban ng timbangan kasi nung hawakan po niya yung mga bibi ko, talagang heavy duty sila. Mabigat. Oo. Kasi buo yung katawan ng mga alaga ko eh. So nilabanan po niya ako per piece. So binigyan ko siya ng age na 2 and a half months. 300 ang babae, 400 ang lalaki. Ulitin mo nga, 300 ang babae. Ang babae po. Ang babae. Tapos 400 lalaki. 400 po ang lalaki. At sa age of 2 and a half to 3 months po yun. Ganon sir, ha? Mahal. Try niyo po ma'am. Kasi iba-iba po yung way ng pag-aalaga natin ng bibi, di po ba? Oo. Yung iba po, bago nila ma-reach yung timbang na yon at saka yung size na yon, umaabot po sila ng 4 to 5 months. Bakit? Kasi po, tipid yung pagkain ng alaga nila. Patuka sila ng umaga, bakante ng maghapon, patuka ng hapon. Di po ba? Ganyan yung usual na pagpipid sa mga bibi. Alam niya, sa mga backyard, lahat po na nakakarinig, alam nila yan. Sa mga backyard ang patoka, pagising sa umaga, tarak binlad kung ano yung maibigay. Bakante siya na maghapon, pakain patoka uli, hapon na. Di po ba? O yun sa'yo, paano ito yung ginagawa mo? Paano kasi ginagawa yun, mo, sir, Ronald? Kung ganun po, kasi tinry ko na po yun nung una eh. Kung ganun po yung term ng pagpapatoka mo, pagpaalaga mo, aabutin ka po talaga ng 4 to 5 months bago mo abutin yung maximum size niya. Kasi mabagal. Mabagal, di po ba? Opo. Oh, ngayon naman sa akin naman po, ma'am, tinry ko po. Bubuusan kita ng pagkain, tingnan ko kung gaano kita kabilis papalaki. Nag-separate ako ng dalawa, ma'am. Ito, binibreed ko ng regular breeder ng twice a day ang feeding. Then, nagkulong ako ng isang batch, bulto ang pagkain. Di po ba? Yung bulto ang pagkain, ma'am, 2.5 months. Kaya ko na silang dispose. Yung inoorasan or pinipid mo ng ordinary na pagkain, so parting makakatipid ka. Ganun yun, di po ba? Pero hindi mo napapansin, ma'am, yung time na ini-spend mo, mahaba. Ganun din po yun. Yung kakainin niya within 5 months, i-compare mo sa kakainin niya 2 months, di po ba pareho lang? Lang. Oo. Parehas lang. Kasi sa'yo, binuhos mo lang agad para madali mo din alipin. Yes, ma'am. Sample, ma'am. Yung 45 days. Tipirin mo. After 45 days, lalaki ba siya? Hindi, di po ba? Mm-hmm. Yung 45 days, ma'am, pakainin mo maayos. Within 45 days, aabutin niyang 1.5 kilos. Ready to dispose na siya. Opo. Sir, at tanong ko, ano ba yung mga pagkain na pinapakain natin sa ating mga bibi? Ako ma'am, sa mga breeder, o umpisa ko po sa sisiw, ano? Sa sisiw po, pagkapisa, within the first 2 weeks, yung, parang nagpo-pro tayo dito niyan eh. Yung ano po ako, yung chick booster. Booster, oo. Yung pino, within, kasi maliliit pa po yan para madaling matunaw. Pag ganun po kasi, madali nilang maidadigest yung pagkain kung mabilis mapaprocess yung katawan niya. Oh, within 2 weeks. Ronald, after 2 weeks Ronald, po. Ronald, putulin. Dalawa kasi ang cheek booster eh, no? Isang cheek booster crumble at saka isang cheek booster mask. Alin ang ginagamit mo? First 2 weeks, sir, yung mask. Then, after 2 weeks, okay. two weeks to one month,
makita nyo, malaki na siya noon after 2 weeks. Pwede na po ilipat sa crumble. Kasi yung crumble, malaki yung butil niyong kunti, di ba, sir? Pag pinasok po niya yun sa katawan niya, at uminom ng tubig, tunaw agad yan. Ang bilis ng digest niya sa katawan niya. Ang bilis ng improve ng katawan niya. Then after a month po, lipat na ako noon doon sa mismo mas magaspang panangkote. Kasi a month and a half, sir, kasama na sila ng breeder sa pagkain. Pakakawalan ko na sila noon. Okay. Pagmasdan niyo po, alagaan niyo po ang baby, sir, within a month. Magpapalit na siya ng balahibo. From yellow, turning to white. Pero ang timbang ho niya doon, malaki na. Yung size niya, malaki niya. Kaya yung pagpapatuka niya, kahit isama mo na sa mga breeder, kaya na niya. Ronald, may estimate ba na dami ng kinain na kilo magsimula cheek booster hanggang sa binenta mo? At saka magkano ang total na halaga noon? Dahil sabi mo kanina, 300 yung babae, 400 yung lalaki. Magkano, ikaw nga, magkano ang cost to produce para sa isang bibi? I mean, per individual bibi po, sir, sa isang bibi. Oo. Sa isang bibi po, sir, kakain ng 220. 220 grams. From ducklings, from newly hatched up to 2.5 months. Naglalaro po yun hanggang 3 months. O, teko na. Ronald, puputulin kita. Ang kakainin niya is 220. Ibebenta mo ng 300 yung babae. Paano kayo kikita sa 80 pesos? Eh, yung pawis mo, bawat gabunggong pawis mo ay piso. At gumagamit ka pa ng tubig. O, apo. Sige. Sir. Hindi ka nag-iilaw? Yung labor mo, walang halaga yung labor mo. Dapat talaga mo nakalaga yan. Hindi po ako nag-iilaw, sir. Totally, hindi ako nag-iilaw. Tama ka, sir. Doon sa 80 pesos, kumpara sa yung binibigay mong atensyon sa mga alaga mo, kung bibilangin mo sa 10 piraso, kulang yun, sir. Totoo po yan. Pero, sir, magbuhos ka ng 200, one time, yung 80 pesos mo malaki yun. Ngayon, yung 80 pesos po is amount na kikitain mo lang po yun sa babae. Di po ba? Sa lalaki, tamatakbo ka ng 180 per head. Doon ka po babawi. So, i-combine mo po yung 180 at saka 80, igit na mo, sir. Huwag lang po mag-focus sa babae kasi may lalaki ka, di po ba? 180 at saka 80 is 260. 260, hatiin mo po yun. 130 ang per head mo. Ang bibig ba ay lumilimlim? Pinalilimliman mo o kinukuha mo araw-araw at ini-incubate mo sa incubator? Mula mag-ibwisa ako po ako, Doc, hanggang sa kasalukuyan, nagpapalimlim lang po akong inahin. Bakit hindi ka nagsubok ng incubator? Nag-trial ka ba ng incubator? Ano yung mataas ang hatchability? Palimlim o yung incubator? Oh, so ulitin ko lang po, katulad ng sabi ko, mula mag-start po ako hanggang sa kasalukuyan, nagpapalimlim ako. Pero gawa po ng nasabi ko kay ma'am kanina, ito pong bahay na nakikita nyo, pinatayo ko, pinatayo na po ng mga bibi ko to. Tapos, ayun, sa kasalukuyan po, nakapag-avail na ako ng 2 incubator na naglalaman ng 2,000 capacity each. So, presently, Doc, bago pa lang po sila. Nandiyan na sila dun sa pwesto ko sa harap. May poultry supply po kasi ako sa harap. Tapos, yung 2 incubator na yon, bibi na rin ho ang bumili noon. Gusto ko yun? So, ang nangyari po ngayon, ma'am, dahil bago sila, tinatry ko lang muna kung accurate yung percentage ng pag-hatch nila. So, naglagay lang po muna ako ng 50 pieces na eggs. Baga trial first. Ngayon, pag dumating po yung hatch period nila at malaki yung percentage ng hatching percentage nila dun sa incubator, dun po ako magsisimula sa incubator. Pag naglilimlim? Pag ang baby ay naglilimlim dahil nagne-nesting siya. Opo. Hindi pa, humihinto ba pang nila pag naglilimlim siya o hindi? Maghihinto po yung pag-itlog niya, siyempre siya. O di, yun ang magiging problema mo. Maring dahil nagpapalimlim ka, hindi mo na ma-maximize
yung egg production na fertile eggs. Pero magbe-break muna tayo at sasagutin din Sir Ronald ang iyong katanungan sa ating pagbabalik. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. So, naiwan nga po yung tanong tungkol po sa pagpapalimlim ng ating mga bibe. No? Pagka naglilimlim kasi, nagkakaroon ng interval dun sa paglay nila ng eggs. Sir Ronald, ano po ang masasabi niyo dito? Totoo po yun. Kakaroon po talaga siya ng interval pagka nagpapalimlim ka. Kasi at the time na magsimula po siya maglimlim, so i-stop po siya sa pag-produce ng egg. Alam po nating lahat yun. And after po ng makapisa siya, katulad ko po, ang focus ko po ngayon is sa sisiyo. Pag nakita ko na pong nag-hatch yan, ma'am, pipicturean ko na. Pipicturean mo? Iyalo ko na. Yes, ma'am. Ah, halimbawa, nang magpipisa na siya, halimbawa, may sisiyo na sa pugad, may itlog pa. Pipicturean ko yan, ma'am. Then iyalo ko na ako sa mga tao nagpaparisap sa akin. Kasi, ma'am, totally sabihin ko sa inyo, sa panahon to, naglilimlim pa lang ang bibi ko, naka-reserve na sa sisiyo niya. Oh. Pag nagpisa po siya, kung sino po yung unang nagpa-reserve, pag may napisa na sampo, picturean ko, oh sir, ito na yung bibing na nire-reserve mo, nagsisimula na siya, bukas, after 24 hours, malalaman natin kung ilang piraso, willing ka pa ba para kunin mo. Pag sinabing yes, still na po siya naman. Sir Ronald, pwede mo bang ilang buwan ba o ilang linggo bago sabihin natin na pwede nang mag-mate itong ating mga alagang Muscovy Duck? Okay po, ma'am. So, point po na yan is depende rin po yan, ma'am. Kasi mag-alaga ka po ng isang batch. Sa isang inahin, alagaan mo yung 20 pieces na sisiyo. Hindi, palalakihin mo yan, ma'am. Di ko ba? Ngayon, ang tanong niyo po yung time lapse para bago sila mag-mate. Di ba? Sa mga sisiyo po, ma'am, paglaki nila, mayroon po tayong tinatawag dyan na early bloomer at saka late bloomer. Meron po yan. Hindi po. Yung early bloomer po, may barakong early bloomer, may inahing early bloomer. Sa experience ko po, yung early bloomer, magsisimula po yan mag-mate ng 4 months. So, hindi ibig sabihin na nakipag-mate na siya is mangingitlog na siya. Pagka sa ano'y nagpupundo pa po yan. Pero after 5 months man, magsisimula na po yan. Ngayon, yung mga late bloomer naman po is 6 to 7 bago sila mag-itlog. Pero yung time na yun, sir, ay parang hindi rin humihinto yung pagkita mo dun eh. Tuloy-tuloy pa rin kahit na ganun katagal. Kasi 4 to 5, 5 to 6 months. Ako, ma'am, hindi po ako nag-breed ng mga late bloomer na bibe. Ang ginagawa kong breeder po yung mga early bloomer. Unang-una, napipili ba yun, sir? Napipili ba yung early bloomer? Makikita nyo naman po. Makikita nyo sa bibe yung early bloomer at saka late bloomer. Maagang magmamature yung early bloomer. Naalala ko, Doc Sosie, ang Peking Duck, na sa interview natin sila kay Doc Alanda, ang pagka nagbebenta siya ng Peking Duck, babae lalaki, pareho presyo sa Peking Duck, ha? Yung mga pang-breed niya. Kayo ba, Doc, ay sa Ronald, magkano ang presyo ng ducklings mo? Pareho din ba yung babae sa kalalaki? Ducklings, ma'am, yes, parehas. Kasi ang gender dyan eh. Isa lang ang laki lang niya, mga yan eh. Same size lang sila, tapos ang gender, hindi naman ako ganun ka-expert para uriin yung babae at lalaki. Pag nag-dispose up ko niyan, same price lang sila. Magkano po ang presyo? Ang naglalaro po ang bentahan niyan, Miss Ma'am, is 40 to 50. Pero frankly, ako po 60 ako per head. 60 per head, ikaw? Ducklings. Day old na kumpan siya, na bibi. Day old to 1 week po, sir. Ang time limit niya, day old to 1 week. Kasi, reserve mo siya sa akin pagkapisa. Then, it's up to you kung kailan mo gusto yung pick-upin. Huwag ka lang lalampas ng isang linggo. I-a-add kita. Ganun po yun. Okay. Sir Ronald, hindi lang natin natakel kanina, no? Ang tanong ko sa'yo, sa ano bang housing ang prefer ng ating mga Muscovy? Anong klaseng bahay ba? Ma'am? Oo, kasabi mo, yan kita
kinatatay ay kinakaupo mo kayo diyan. Ay yan na yung mismong bahay ng yung Moscopy. Opo. Ang nung una ma'am, nung starter pa lang ako, si sarili ko lang din pong gawa. Diba? Yari lang sa kawayan. Tapos binubungan ko lang as in 6x6 lang siguro, 6x6 lang, ganun lang kaliit. Tapos ang importante lang naman po eh yung pugad nila hangga't maaari yung may privacy. Parang tao rin 'yan. Gusto nila na may privacy. Tapos iangat nyo lang ng konti sa lupa kasi usually po pag inabot ng tag-ulan ang lupa nababasa, lumalamig 'yan. Pag lumalamig po ang itlog, although nililimlaman ng inahin, so mas maliit po yung percentage ng hatching niya. Liban po pag nakaangat siya sa lupa, hindi niya hindi ma-absorb ng itlog yung lamig ng lupa. Di po ba? Ganun po yun. Tapos yung housing no, hindi naman po kailangan ng magandang housing sa bibi. Sa totoo lang. Kasi ang bibi po, mas hilig niya yung nasa labas na sa ilalim ng puno. Papasok lang naman po yan sa kulungan pag mangingitlog. Pag mangingitlog lang siya. Kaya hanggat maaari, yung paitlogan nila, bigyan mo ng privacy. Beside mo, sa tao, alimbawa po, daanan ng tao, huwag mong iharap yung pugad doon. Kasi nadidistract sila doon. Imbes na gusto niya mangitlog, pag nadistract yan, ma'am, lalabas yan. Lalabas yan pag nadistract ang bibi. Ngayon, hayaan mo, bigyan mo sila ng privacy. Paglaan ka ng oras sa sarili mo, yung oras na i-check mo, mga pugad mo, kung nangitlog sila o hindi. Usually, ma'am, ang bibe, nangingitlog po yan sa madilim. Mga gabi hanggang madaling araw. So, i-check mo sila ng umaga. Makikita mo, dumami itlog. Ronald, tanong ko lang, yung mga ibang kanegosyo mo, yung mga ibang mga idol mo rin dyan na nagbibibe, ganyan ba sila? Palimlim din? Hindi sila nag-incubate? Hindi nila pinalalagay sa incubator? Hindi po. Puro palimlim po kami sa ngayon. Baka po for the first time dito sa lugar ko, baka akong kauna-una akong mag-incubate ng itlog ng bibi. Kasi po sir, kung balak mo mag-incubate, kailangan mo mag-produce ng sarili mong incubator. Bakit po? Hindi ka po pwedeng, di po ba may mga place tayo na nag-i-incubate ng itlog ng mga manok, especially yung mga Texas at saka yung mga heritage chicken, di po ba? Pero ang itlog po ng manok, sir, is within 21 days na pipisa. Kaya kung ipasok mo po yung bibi na yun, tatanggihan kasi sir, ang bibi matagal. A month, mahigit, bago mapisa. So talo sila sa panahon, sa kuryente, di po ba? Kaya ako naisip ko po, mag-provide ako ng sarili kong incubator. Kahit pa magdalawang buwan yan, sarili ko naman, hindi sila magre-reklamo. Di po ba? Anong edad ang ideal na pwedeng kainin naman ng bibe? Kasi pag matanda na yan, matigas yan. Pero mas masarap ang karne, sir. Oo nga, hanggat nagkakaedad po ang bibe, yung... Anong tawag po nun? Yung meat niya, yung quality ng meat niya, ma'am, lalong gumaganda hanggat nagkakaedad ang bibe. Sarap yan, kalderetang bibe. Yes. Ngayon, kaya lang po, kung ang mag-a-avail naman sa iyo is resto, ayaw naman po nilang yung maedad. For the purpose po, matagal pakuluan. Tama. So, ang prepare nila, maganda yung katawan, buo yung katawan, madaling palambutin. Doon po ako nag... kaya yun po ang dahilan kung ba't ako nag-aral kung anong edad mo makukuha yung malambot, buo yung katawan, maganda yung weight. Opo. Ayan, sabi ko nga, bago tayo magtapos, Sir Ronald, sabi mo, yung pinuupuan mo o ang lugat na yan ay pinagawa at pinatayunan ng mga bibe. Pwede ba namin makita yan? Maikot mo lang kami kahit kaunting hapyaw. Ito po, kasi ang bibe ko, sir, hindi lang porke binigyan ko sila ng pugad, doon lang sila iitlog. May ugali po yung bibi na naghahanap sila kung saan sila komportable. At tulad po nito, bahay po ito ng lola ko. Ngayon, may ilalim po ito na hindi ginagamit. May bibi po ako na gusto dito mag-itlog, dito maglimlim. So nandiyan siya. Wow.
Hindi yung porke binigyan mo sila ano po gadin sa lapo pugad. Ako po kung saan niya gusto, doon ko siya bibigyan. Opo. Ito natural, meron din dito. Opo, kung saan po siya panatag mag-itlog, kailangan po bigyan mo lang sila ng privacy para may cover. Hindi sila nabubulaw. So dito po tayo umpisa sa unahan, then lakad po tayo. Medyo mahaba-haba lang po kasi medyo maluwag kote. Maluwag eh, oh. Sa loob ng dalawang taon, tingkita mo naman, Dokso. Sino magsasabi yung tingkita sa bibe? Yan ito, Pam. Dating kulungan ng aso. Dating pong kulungan ng aso, pinasok ng bibe. Sinagawa ng bibe. Bibe. Mira, nawala na ng bahay yung aso. Ayan, Mama. Check nyo. Sa, sa sulok-sulok lang po yan, oh. Oo nga, oh. Oh. Pero ito po yung start kong kulungan ko since pagsimula ako. Ito po, binild ko to para sa mga manok. Tsaka ito, kung nakikita niyo po, nalalansag na sa katandaan. And ito naman po yung una kong pinroduce para sa mga alaga kong bibi. Ayan, ayan po siya. Ah. Ayan po yung mga pugad ng mga bibi ko. Kitang-kita naman natin, backyard. Backyard po talaga, Doc Sofie. Oh. Mga recycled materials ang ginamit ni Sir Ronald. Apartment po yan. Ayaw po sir, lahat ng tira. May mga itlog po yan. Oh, diba? No, may itlog. Tapos may naglilimlim. May naglilimlim akong dalawa. May naglilimlim pa din. Oo. Tapos, sa taas naman sir, nilalagyan ko lang ng pugad para double purpose yung kulungan ko. Sa manok naman. Ah, nagahalo, Ronald, nagahalo manok at bibe. Wala naman yung problema yun sir. Yung kinakain ng manok, yung tira-tira lang naman po ng bibe. Okay, okay. Tapos hanggang lumipas po yung panahon, ayan na po yung bahay nila ngayon. Bago. Ayan na, oh. Bago na, ha? Ito mo naman, Doc. Galing sa kumayan at recycled materials. Eh, kompleto. Tapos naka-yero ka, oh. Oo, oh, ma'am. Trashes pa yan, ma'am. Pang-lifetime na. Oh, big time na. Oh, masipag eh. Yan ba? Masinop, masinop siya. Opo, masipag ka. Ah, tapos ka. Talaga kailangan. Gawa nga. So, nakita ko may swimming pool ka pa dyan. Gawa ko nang inaalagaan tayo. Binigyan ko. Ayan po, binigyan ko sila sa sariling paliguan para... O, oh, diba? Ayan po. Meron po sila sa sariling paliguan. Oh, sarap ng swimming nila. Ayun, oh, yun, oh. May sarili. Tapos, dito. Apo, eh. Ayan po sila. Kailangan po nila yan para pag mainit, nakaka-refresh. Apo, ayan naman po yung iba, nakatambay lang sa ilalim ng mga, tamad, ayan o. Oh. Andahan po yan, nagkalat dito. Ah, Ronald, isa pang tanong, sabi mo kanina, nagtatabi ka, tapos gano'n. Hindi ba nagkakaroon ng inbreeding yung ginagawa mo? Oh, ito naman po yung sa akin dyan sa point na yan, Doc. Ang inbreeding po, totoo yan, kasi na-experience ko po yan nung nagsimula ako. Pag inbreed po yung alaga nyo, may lumalabas na abnormal. May lumalabas na mahina, mahina yung smilya nila, mahina yung build ng katawan ng bibi, at saka bansot sila. Paano so ito naman po, Michelle, ito naman po yung paraan ko ng way ko ng pag-alaga para walang inbreed. Ano po? Lahat po ng bara ko, produce ko. Kasi gusto ko malalaking bara ko. Ngayon, kung narinig niyo po ako kanina, ang inahin ko, first, second, kukunin ko si Seo. Sa ikatlong hatch niya, ibebenta ko siya, hindi po ba? Okay. So, nababawasan yung inahin ko, Doc. Ngayon, ang inahin ko po, binibili ko na ba? Hindi ako nag-aalaga ng inahin ko. Okay. Naaliw ako makipagkwentuhan kay Sir Ronald. With feelings eh. Ah, ganun din po ako. With feelings eh. Ramdam na ramdam siya. Passion eh, yan to. Sir, maraming salamat po. Any word of encouragement po para sa ating mga kababayan na gusto din subukan ang pagmamaskopita? So, sa inyo mga kapwa ko po, mahilig mag-alaga sa mga backyard, ang tawag ko po sa kapwa ko mga magbibibe is pakabibe. Sa mga kapwa ko po makabibe, ini-encourage po kayo, mag-alaga kayo. So, hindi lang po kasi sinabi natin na alaga is basta alaga lang. Katulad po ng
paniwala ko, alagaan niyo po silang mabuti at ibabalik po nila sa inyo yon. So, kailangan din po natin ng oras at kailangan natin po silang bigyan ng sapat na atensyon kasi hindi po porke hayop lang yan at saka ibibenta mo lang, ipahalang yan. Kasi kasuhin po natin sila, then ibabalik po nila lahat ng gusto nyo. Pasayahin mo sila, sir. Pasasayahin ka rin nila. Ngayon, pag pinabayaan mo sila, expect nyo na rin po yung balik nun. So, kung mga kapwa ko, mga kabakyat, so, encourage ko po kayo mag-alaga ng bibi. May pera po dyan. Trust me. Okay po, sabi nga, Doc Sosi, you reap what you sow. Kumbaga, kung ano tinanim mo, yung diaanihin mo. At kung magtanim pera, ano maganda para dun sa mga alaga mo, maganda din ipabalik nila sa'yo, di ba? Maraming salamat po. Karangalan po ito, ma'am. Salamat po. Doc, salamat po, Doc. Oo, oh, maraming salamat at sana'y balang araw mapaulakan muli kami, ha? Eh, sir, welcome po kayo. Kung gusto niyo pumasyal, sir, message niyo lang ako. Welcome kayo sa akin anytime. Oh, sige. Paano ka makukontakt nila yung mga gusto pumunta sa'yo? Yes, para po mga gusto na magkuha ng mga duckling. Wala rin ako. Gusto kong bumili ng mga duckling sa'yo. Paano kita makukontakt at taga saan ka ba? Ang real name ko po is Ronald Galang, taga Arayat, Pampanga po. Pero ang account name ko po sa Facebook is Sebastian Galang. Diyan po ako kilala sa Bibe, Sebastian Galang. So, i-search nyo lang po yung Sebastian, makikita nyo naman. Puro Bibe laman po laman ng Facebook po. Apo, ngayon, kung meron pang pong gustong pumasyal, welcome po kayo dito anytime. Ngayon, kung gusto nyo pong mag-avail, kung meron po, hindi po kayo tatanggihan. Ngayon, kung wala naman pong available, promise ko, ipag-re-reserve po para sa inyo. Yan. Thank you po, Sir Ronald. And Doc Sosi, maraming salamat po ulit. Hanggang thank you very much. Ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Agree din po ako dyan.